Yun. Guys, may mga nagre-request kasi paano i-set up yung Trezor 1 using cellphone, Android cellphone. So, open mo lang yung Google Chrome, tapos type mo lang trezor.io/start. Mababasa mo naman yun guys dun sa Trezor mismo, dun sa screen niya. Naka-OTG ako dyan guys, papakita ko mamaya. So guys dyan, nag-iingat ako sa mga kiniklik ko, binabasa ko muna kung hindi siya ads. So, yun, pasok ka lang dyan. Yun, may mga window dyan guys, Windows 10, Windows 90, Windows 7, tsaka Linux. So, yun, kiniklik ko guys is, Trezor Suit, using a website para sa cellphone kasi hindi natin pwedeng i-download yung apps eh. So nag-desktop view ako, desktop setup para buo siya. So tapos connect mo lang yung Trezor, tapos allow Chrome, yun, continue lang. Diyan guys, madi-disconnect yung Trezor, lagi siyang madi-disconnect ka. Basta continue nyo lang yan. So, confirm. Follow nyo lang yung mga kiniklik ko. Post nyo na lang guys, tsaka i-back nyo na lang kung nabibilisan kayo. Yan guys, nakita nyo, nag-bootloader na siya, dapat continue na yan. Pero hindi niya na-detect. So, i-connect nyo ulit yung Trezor. Click nyo lang yung mga kiniklik ko dyan, tapos allow Chrome. Paulit-ulit yan guys, 3 times yan, 2 to 3, 3 times yan guys. Hanggat hindi kasi siya ma-installan ng firmware, hindi niya ma-detect, lagi siyang nadi-disconnect. Sa phone yung issue na to guys ha, kasi yung phone parang dinidisconnect niya guys, hindi niya ma-detect. So yan, yun, continue na yan, na yung firmware niya. Follow nyo lang yung mga kiniklik ko guys. Dire-diretso lang naman na yan. Yan yung OTG guys. Ganyan lang tsaka simple. Yung original wire pa rin yung ginamit ko. Tsaka bumili lang ako ng OTG na sa 300 pesos. Siya tayo, 400 ganun. Make sure guys yung data OTG yung bili nyo ha. Huwag yung charger lang. Kasi yung charger is dalawang wire lang yun. Yung data, apat na wire yun guys. Basta basahin nyo yung bibili nyo na OTG na pang data siya, pang data transfer siya. I-continue lang yan. Yun. Tapos i-detect niya ulit. Yan, pakatlong beses na yan. So, allow Chrome access ulit. Tapos yan, continue. Follow nyo naman. Yan, dito na tayo sa number 1. Dito na yung pagsisetup. Yung kanina firmware lang yun. So, kaya hindi niya ma-detect yun. Recover, tsaka start new, create new. So, sa create new tayo kasi di ba bagong firmware yan. So, yan. Wala naman ibang option. Continue lang. Click lang. Yan na yung backup. So, i-click nyo lang yung tatlong yan. Basahin nyo lang yan. I-click nyo lang. Parang ina-advise ka lang na kailangan mong gawin mga yan. So, continue lang. Tapos, yan na yung mga kailangan mong isulat to guys. Pali makikita mo, ayusin ko lang yung, yan. Number one word. First word is pistol, di ba? So, sulat mo yan lahat. Sulat mo sa papel guys, huwag nyo picturean para safe. Kasi yung mga hacker na hack nila yung yung mga computer natin, napapaso. Yan, meron akong ganyan, meron akong tawag dyan, notebook. Yan ko sinusulat lahat ng mga password, email, lahat, seed phrase, passphrase. Yan na lahat. May importanteng, para hindi mo makalimutan. So yan guys, papakita ko dyan tatlong word. 1, 2, 3, tapos i-stop ko muna yung video, tapusin ko, 24 words kasi to. Tapos isa-cycle niya ng isang beses pata para ma-double check mo. Don't worry guys, mamaya pagkatapos nito, lahat nito, i-check ko ulit yung backup na to. Kasi ang ginagawa ko is bago ko gamitin ng Trezor, i-check ko yung backup kung tama yung mga sinulat ko.
So ano siya, ipapakita ko rin dito sa video. Yan, number one is pistol, di ba? Seat brace. Tulad mo lang yan, 1, 2, 3, 4, hanggang 24. Yan, next, pag nasulat mo na, yung second word. Hindi kasi ako nag-ano guys, hindi ako naglalagay ng asset sa trezor hanggat hindi ko siya nabe-verify na tama yung seed phrase ko. So kung halimbawa, mali pala yung isang word mo, tapos akala mo may seed phrase ka na. Ngayon nawala yung trezor mo or nasira. Ngayon magre-recover, bibili ka ng bagong trezor, i-re-recover mo yung trezor kasi mare-recover mo lang siya through seed phrase eh. Yung seed phrase, siya yung magbibigay sa'yo ng wallet address na ito, na halimbawa ito, di ba? Pag nakuha ko yung seed phrase na to, 24, bibigyan niya ako ng 50 pieces na wallet address. So, ang seed phrase ang magbibigay noon, parang naka-embedded yung mga address na yun sa seed phrase na yun. So, halimbawa, nasira ako tong treasure na to na nawala. Ang ngayon, para ma-recover ko yung mga asset ko, bibili ako ng bagong treasure, tapos yan, i-re-recover ko lang. Yung option kanina, yung dalawa, create new tsaka recover. So, kiklik ko yung recover, tapos lalagay ko lang lahat ng seed phrase. Pagkatapos ko malagay mga seed phrase, yun na. Ipapasok ko lang sa, ano, yung add hardware lang ako. Hardware wallet lang ako. So, makikita ko na lahat ng asset ko. Ganun lang yung use ng mga seed phrase, guys. Kaya napaka-importante ng mga to. Kaya yung mga hacker, pag nalaman nila yung seed phrase mo, ma-open na nila sa computer nila yung mga addresses mo kung may laman mga yun, ma-hack na nila. Kaya ingatan yung mga seed phrase, huwag nyo picturean, huwag nyo i-upload kung saan-saan. Basta nasa papel lang siya. Tapos gawa kayo maraming backup na papel para kung mawala man yung papel, masunog man yan, mabasa, meron pa kayong ibang backup. Huwag nyo lang ilagay sa isang lugar. So ayan guys, natapos na. Nakita nyo, sinikel ko siya. Mabilis lang yon. Tapos ngayon, pin naman guys. Follow nyo lang mga instruction guys. Tuloy-tuloy lang yan. Hindi ka magkakamali dyan. So, enter pin lang. Yung pin na to, kahit papakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, 1, 2, 3, 4 lang lilagay ko dyan. Okay lang yon, kasi nasa shuffle naman yan. Kahit i-hack nyo ako dyan, hindi nyo ma-hack kasi kailangan nyo yung trezor dyan. Kailangan nyo yung seed phrase tsaka trezor physically. So, linagay ko dyan is 1, 2, 3, 4 lang. Nasya-shuffle kasi yan every time na mag-key-in ka yung mga number na yan sa trezor. So, no worries guys. So, yan, tuloy-tuloy lang. So, okay na yung pin. Yan na, nasa 90% na yung process. Sa 8 minutes pa lang tayo. Yan, okay na. Tapos pipili ka lang ng mga coins dyan, ng ginagamit mong coins. So ako, ERC-20 lang ang ginagamit ko is Ethereum, yung asset ko. Or on games lang naman kasi ako guys eh. Yung Axie natin. Yun. So pwede ka rin maglangin ng Bitcoin kung may Bitcoin ka guys. Pwede kang mag-send dyan. Paano ba mag-send dyan? May address yan guys. So pag gawa ko ng wallet, yung unang wallet ko, yun yung number one na wallet na malalagay. 50 wallet address kasi yan. So yan yung uno, number one na yan. Pwede naman magpatong-patong yung mga assets nyo dyan guys. Basta kaya nung ito kasi Trezor 1. Yan, name naman yan guys. So ito Trezor 1 is hindi siya hindi siya pwede sa XRP. Ang Trezor T, yun yung latest nya, medyo malaki na may fingerprint, yun yung pwede sa XRP. Ito parang hindi pa siya pwede sa XRP. Naka-X kasi siya. So, pinalitan ko QWERTY yung pangalan, guys, makita nyo. So, nandiyan na siya na palitan na yung pangalan. So, ito guys, itong treasure ko to, backup ko lang to. Meron akong treasure talaga. Dapat si nagtatanong, nagpapaturo kung paano i-setup sa using Android cellphone. Yan guys, yung passphrase, di ako naglalagay diyan, guys, kasi walang maling passphrase. Halimbawa, yung dinlagay ko passphrase, no, Colgate. So ngayon, napasok ko na yon, na-save ko na yung Colgate na passphrase na yon. Ngayon, pag papasukin ko yung password na yon, na-type ko pala is walang, nakalimutan, na hindi ko napindut yung E ng Colgate sa uli. So ang mangyayari guys, papasok pa rin siya pero ibang address na yon. For example, pumasok doon, nakala ko yun na yung Colgate ko, no? Tapos nilagyan ko siya ng
ng asset. Ngayon, pagpasok ko ulit dun, papasokin ko ulit yun na tamang spelling na Colgate with E, wala yung asset ko. Ganun siya, guys. Walang maling passphrase kasi. Lahat papasokin niya yun. Ibang address na naman yun. Ibang wallet address na naman yun. So, sa akin, ha, di naman, kasi maraming wallet ang ginagamit ko. So, ako, hindi ako gumagamit ng passphrase. So, ngayon, guys, yan mga backup. Yun yung kanina. Tapos, yan yung firmware updated na yun, guys. Yung 1.10.3, yun yung bago. Chain spin yan. Pwede ka mag-chain spin dyan, guys, kung yung 1.2.3 kanina. Pwede mo palitan yan anytime. Gusto mo yan. Isa sample ko dyan, guys, papalitan natin. Follow nyo lang dyan yun. So, yung sinasabi ko, guys, about passphrase, wala naman masama. Kung gusto nyo lagyan ng passphrase, do it. Pero ingat lang, guys, ha. Kasi once na nagkamali ka ng tinay, papasok siya, tapos maglalagay ka ng asset, tapos susunod na bubuksan mo siya, type ka ng passphrase, magtataka ka, ba't wala yung asset ko? Eh, nilagay ko naman yun. Eh, ngayon pala, guys, yung passphrase na nalagay nyo is wrong spelling. Kasi lahat pwede papasok eh. Kahit mga period, open parenthesis, close parenthesis, decimal point, pwede yun, guys, papasok yun. Kaya napaka-risky niya. Ginagamit lang yung mga ganun na passphrase, mga asset na ano, na mga malaking asset, ganun, which is delikado rin kung malaking asset. Hindi kasi siya recoverable eh. So yan, napalitan ko na yung pin, guys. Ito naman yung ano, backup. Yan. Ang napaka-important nito, guys, tuloy-tuloy nyo lang to, guys. Pagkatapos nyo i-set up yung trezor nyo, i-backup, i-check backup nyo, guys. I-verify nyo, guys, kung tama yung seed phrase na sinulat nyo. So yan, papakita ko sa inyo, guys, gagawin natin yan. Yan. So, select numbers of word. 24 words yun, guys. Tapos yan. So yan, pipiliin ko yung 24 word. Tapos yung isa, i-spell mo isa-isa. Ito naman, by word lang. So dun tayo sa by word. Same lang din naman yan. Yan yung sa left side. Tapos yun, pinalitan ko na 4321 na yung pass, ano ko dyan, yung pin. So yan, hihin lang yung pin. Yan na, guys. So makikita nyo dyan sa trezor, sasabi niya the 20th word, yung pang 20. So check mo yung sinulat mo kung ano yung pang 20 na word. Tapos ikikiin mo dyan, itatype mo dyan yung word. So ganyan lang siya, guys. Basic lang yan. Ipa-pass forward ko, ikakat ko na rin to, guys, para mabilis. Ay, hindi ko atakin. Basta, tinanda lang natin. Hindi ko atakin. Kinat ko ng konti. Pero baka i-cut ko rin dito sa editing ko, guys, para hindi na nakaka-boring yung video. Gusto ko kasing ipakita yung ano, guys, yung kung paano mo madetect kung ano yan. Napapalit na siya, shuffle yan, guys. So kanina 20 word, pang 20th word, diba? Ngayon, pang 23rd naman. Lahat yan, yung 24 na yan, siya shuffle niya. So napaka-safe niyan, guys. So i-continue ko lang itong sinasabi ko, guys, pero sa editing, guys, ikakat ko na to, okay? Para hindi na ito nakaka-boring. Kung ano naman, guys, bago ko i-cut yung kung gagamitin mo to sa ano, sa Axie, 'di ba? Required dun is Ronin tsaka MetaMask, 'di ba? Gagawa na lang siguro kung separate video, guys, para hindi patong-patong dito, masyado nang mahaba kasi, guys, eh. So ito, setup na lang, guys. Gagawa na lang ako ng another video, pero ito simple lang kasi yun, guys. Bale, hindi mo siya magagamit direct na wala kasing Ronin na apps eh. Merong MetaMask na apps galing Apple Play Store, kaso well, hindi pa siya ano sa website nila, hindi pa parang wala pa siyang hardware. Hindi mo makokonnect yung hardware. Wala siyang option na add hardware dun sa MetaMask na app. Sa Ronin naman, wala pa tayong app
na ano na Ronin app. So extension lahat muna gagamitin natin. So, gagawa akong tutorial dun sa ano sa apps dun sa ano extension kung paano i-connect extension. Ang pwede rin kasi guys gamit ang Android kung paano mag-add ng hardware pero through extension guys. Ayan guys. Ayan guys, tapos na guys. So, sabi niya guys, mababasa mo dyan guys kung tama lahat na sinulat mo. Ayan. Sabi niya, the seed is valid. So, okay siya guys. So, confirm mo lang, okay na yun. And matches this one in the device, sabi niya. So, pareho yung ano, pareho yung seed phrase na nandiyan sa device. So, confirm. Tapos yan, sabi niya, check backup. Backup seed successfully check. Yun, parang sinyek lang natin. Okay na guys, yun lang. So yan na yan, pwede nang gamitin yan. Okay guys, yan, inulit ko lang. So, enter wallet. Yun siya. Ganyan yung makikita ng ano nyo guys, ng suit nyo, trezor suit. So hindi na ako naka ano diyan, hindi na ako naka desktop view. So ito yun na yung Android, kanya siya, diretso lang siya. Eh papakita ko sa inyo guys kung paano maglagay ng ano ng token. So click niyo lang yan, receive. Ito na yung ano, yan yung address mo guys. Papakita ko yung address. So maglalagay ka ng Ethereum diyan. Yan yung ano, yung wallet address mo. Pwede ka mag-send dyan guys. Yan, dyan mo siya mare-receive. Yan yung ano mo. Baka nasa Binance ka. Withdraw ka lang sa Binance. Tapos ito yung address na ilalagay mo doon. So mapupunta sa'yo. Mapupunta na dito yung asset mo nun guys. Tapos meron dyan guys. Yung token. Ito mong lagyan ng AXS. Kasi ERC20 yun eh. AXS tsaka SLP kung nag-a-axi kayo guys yung add token. Yan yung add token guys. So ang paano ba mag-add token? So punta ka lang sa ano sa yan ERC20, punta ka lang sa Etherscan or sa CoinGecko. Kunin mo lang yung contract address. So tapos i-paste mo lang dyan. So lilitaw na yung ano yung mga token nun guys. Yan yung ano. Sa CoinGecko kasi kapag hindi ka naka-login, hindi lalabas yung mga contract address. So tinignan ko diyan guys, hindi ko nakita eh. So pumunta lang ako sa ano, Etherscan. Copy lang yung address tapos paste lang doon. Magre-reflect na yung coin doon. Yung lalagyan mo siya ng asset, makikita mo na siya. Yan guys, bali sinerge ko sa siya sa ano, sa Etherscan. Tapos, yun, click niyo lang yung ano, yung contract address. Binabasa ko pa guys kasi alam niyo naman yung mga phishing site, di ba? Napakadelikado. So, yan yung contract address, i-copy mo lang yung contract address. Ingat kayo sa pag-click guys ha, tsaka pag ta-type diyan sa Chrome niyo. Make sure na hindi siya ads. Yun yung medyo yun yung legit na ano na website yung mapasok nyo. Makita niyo guys, hindi niya na re-require yung pin number kasi hindi ko naman siya ina-unplug. Pag in-unplug niyo yan guys, pag kinonect niyo ulit, magre-require siya ng pin number. So yan, token lang tapos add token. Tapos paste niyo lang yan guys. Tapos add token. Yan na guys, ito yung AXS nandiyan na yan.
Sa SLP ganyan din guys, magiging dalawa lang yung asset diyan. So yan guys, nag-desktop view ako tapos para makita ko yung buong ano ng treasure suit. Yung buong window. So yan, kinonek ko ulit yung ano, yung address, yung wallet. Tapos yung sa upper right token, upper right corner niya guys, meron dun ano. Yan, so yan yung AXS, di ba? Tapos ilalagay yan yung upper right corner, pwede kang mag-add token diyan. Ilalagyan ko naman ng SLP guys. Yan, pakita ko sa inyo. So punta ka rin sa ano, Etherscan. Kiniklik-klik lang yung mga ano sa baba, mga button sa baba. So ayan guys. Yung SLP naman, copy ko lang yung contract address. Yan, add. So yan guys, meron ng SLP tsaka meron ng AXS. So yan, pag mag-ano ka, mag-transfer ka, ERC20 yun guys ha. Make sure na ERC20 pag isa-send nyo siya guys, para mag-reflect siya dyan. Usually guys, di ba yung ginagamit natin, MetaMask? Yun na yun, yung address doon. Same lang din naman dito sa Trezor Suit. Basta yung wallet address mo guys. Huwag mo lang kalimutan. Okay guys, okay na. Nalagay ko na yung mga contract address. So, 21 minutes na guys, 22 minutes na. Okay, thank you guys.